How's it going, mga kamatis, mga kaibigan? It's your boy, Nico David, right back at it again with another content. Okay, shoutouts muna tayo. Chester Key, let's go, mga kamatis. Philip Andrew, pa-shoutout, Boss Nick, shoutout. Subs, Jeff Javer, KP Tatlongari, Boss, what's up, Andy, while waiting, working, shoutouts. Naman sa GF kong si Christine Alsco, sana gumaling na siya. Uy, get well soon. Philip Andrew, JR, Kevin Mars, good afternoon, shoutout sa Armada, Kamatis, and casual viewers. Palike lang po ng video para mapunta tayo sa For You page ng YouTube.com. Ryujin, mega love, shoutout, Beastmaster, Destroyer of the Unparadise, na-like nyo na yung vid, thank you. Carlos Gimalaya, shoutouts. Destroyer of the Unparadise, shoutout, Boss Nix. Alright, so mga kamatis, mga kaibigan, ay, Satan, shoutouts, at saka nga pala, isang malaking shoutouts kay Miss Grace Salvador ng Japan, yun, no? Yung mga Japanese nating kunichiyawa dyan. Shoutout sa inyong lahat. Teka lang, ayusin ko lang yung aking yung side nyo para nakikita kayo. And hindi yata naririnig din yung audio yan. Ulitin natin. Okay, so ang pag-uusapan natin ngayon ay yung actually itong cheating allegations na to, matagal na panahon na to. I think 2 weeks ago pa to. Pero ngayon lang ina-address ng mga host ng Eat Bulaga. I don't know bakit ngayon lang. Is it because malapit na yung showing nung kompetensya nila kaya sila sumasagot ngayon? It's kind of weird. Pero just to give you a little bit of context para alam natin yung latest happening latest showbiz happenings, hindi pa to nako-cover ni Christy Permine, nakita ko eh. Ngayon kasi parang inaasar ang issue nila ngayon kay Vice Ganda, pero ayoko naman pag-usapan yun. At saka yung isa naman kay Richie Rivero. Again, I'm not really interested doon. I'm interested dito kasi nga it shows us yung politika ng mga game shows. Mukha kasing may palakasan level doon eh, yung nepotism na tinatawag. It goes to show na hindi lang sa gobyerno ito ang nangyayari, bagkus dito rin sa mga ganitong klaseng game show. Anik, sa wakas nakanood na rin ako. Shout out sa iyo. Kevin Mars. Shout out kay Ninong Rai, Boss Arthur Morgan at John Soliman. Scapfish Tank with the $2 donation. Ryuji, nasabi mo din ng maayos yung pangalan. Andy, kay Fukiko na magana ba? Gago to si Ian Scott eh. Inaasar ako lagi. Ryujin, di ba? Ryujin, tama, di ba? Tama naman ako. Nag-gaslight tuloy ako. Anyway, let's get into the meat of the story. So, just to give you ako more context, kasi nga, ito yung nangyari doon. So, ito yung mga first 2 weeks yata ng Eat Bulaga. Meron kasing tauhan si Buboy Villar, itong maliit na tao na to, na, I mean, ako maliit din naman ako, kaso man, they are really small. ngayon, eto pala yung na-discover, actually tayo yung unang, may mali yata sa YouTube ko, hindi nag-notice. Shoutout sa'yo. Ann, ganito, yung subscription lang, hit notification bell lang talaga. I think pagdating kasi talaga sa live, hindi na na-shadow ban tayo eh. Pero pag Voltes 5 content naman at saka edited content, mas maayos yung views. I guess that's just how life is. Kasi meron kasing mga ibang ito yung napansin ko kaya ganyan. Na meron kasi mga ibang tao na nagdi-dislike ng videos noon. So nakaka-affect yun talaga sa algorithm. Okay. So sinong GOAT para sa'yo? Michael Jordan malamang. Wala nang questions yun. Anyway, pero magaling din naman si LeBron. I'm not an expert to like compare and contrast them. Pero they are both equally great. Pero kung may tatanungin ako kung sino ang GOAT ng noontime show, TVJ talaga.
PBJ has been there done that eh. Kumbaga lahat sa yung kanilang actually si Bossing Vic at saka si Bossing Vic at saka sila ang kumuha sa Jose Wally. Jose Wally is one of the strongest tandem ngayon, di ba? Okay, so balik tayo dun sa story. Ngayon, this was 2 weeks ago, pero yung tao ni, matagal niya nang kilala. Siya yan, panoorin natin ng content. Siya yan, di ba? So, eto yung contentions ng mga tao. Bakit kayo nagsasali ng isang tao na kilala nyo in real life, IRL, di ba? So, tao niya to sa Parisan. At ang pinakabalupit dito, yung pangalan ng Parisan natin, itodo na natin to. Meron din sila dito. Lahat na lang, may ganito ng lap track. Papalitan ko na nga yung lap track ko. Kasi itbulaga lap track to, tsaka ito. Diba? So, that is the story. This is where the story lies, mga kamatis, mga kaibigan. Tauhan ni Buboy Villar to. Kasi essentially ngayon talaga, yung Itbulaga is bleeding out money. Siyempre, kung alam mong namimigay ng pera yung employer mo, kunin mo na lahat ng kapamilya mo no, or kakakilala mo na pwede mong ipasok doon. Maambunan kayo, diba? So, I don't know kung kumikita ang Itbulaga ngayon. According to some reports sa mga news columns, hindi daw sila kumikita kasi nga tawag dito, hindi sila kumikita dahil anong tawag doon? Dahil nagpo-pull out na yung mga advertiser at lumilipat sa kabilang ibayo. Okay, So anyway, that's another story for a different day. Para alam nyo lang. Now, sumagot si Paolo Contis, sumagot si Buboy Villar dito. Ngayon, let's read galing to sa GMA News. Sabing ganon, Buboy Villar, nilinaw ang scripted issue sa studio contestant ng Itbulaga. Okay, so nagsalita si Buboy Villar tungkol sa issue ng viral studio contestant Itbulaga. Kaso ang tagal na nito, pare. Ang tagal ng viral yan. Nakausap ko pa yung taong unang nag-post nito. Tapos nag-research kami. And yun yan, nakita namin talaga na confirm talaga nakakilala siya ni Buboy. Eto, inamin ni Buboy Villar na totoong kakilala niya ang naging viral studio contestant sa Itbulaga. Pero nilinaw niyang hindi niya alam na nagpunta ito bilang studio. Parang hindi naman ako naniniwala doon. Nakisali ito sa segment sa Noontime Show. Tauhan mo eh. Like, kunyari ako, nagtatrabaho ako. Tapos, imposibleng hindi ko makilala si ate. Yun yung nagtatrabaho sa akin ngayon na yung katulong namin. Imposible kong hindi makilala si ate doon. Di ba? Kamo, tarantad. I mean, this is not even about critical thinking. This is just common sense. Di ba? Nagtatrabaho sa yung tao, of course, kilala mo yun. Come on. Ay, 100 viewers na tayo, guys. Baka pwede naman pong palike yung video para pantulong yan sa algo, sa mahihwagang algorithm ni youtube.com. Matatandaan na naging mainit ang mga mata ng nanonood pagsimula sa Itbulaga kasama ang mga bagong host nito, kabilang si Buboy. Kasabay nitong napuna ang ilang netizen sa isang studio sa pinaka nung June 7 episode ng programa. Kung saan mabilis itong namukaan at kinumpirma. Bakit walang credit man lang yung bata natin? Kasi galing sa Kamatis community yung nakahuli dito sa hayop na to eh. Diba? Galing sa amin yan, ba't wala kaming credit? Literal, legit man, I swear. It's sometimes talaga, hindi, sa bagay kasi, GMA kasi minsan conflict of interest kami eh. Dahil nagko-content ako ng Voltes 5 sa kanila, magaganda yung sinasabi ko. Pero I guess ang mangyayari nito, mga kamatis, mga kaibigan, there would come a time na siguro baka showtime na pag natapos na yung kontrata ng Itbulaga, 'di ba? So baka ganun yung mangyari, 'di ba? We don't know. Pero all I'm saying is that ako kasi pro GMA7 ako. Actually nagbukas ako ng BPI trading account just to buy GMA stocks. Ganun na ako ka-confident sa GMA. Not financial advice, ha? I'm just gonna gamble on them, 'di ba? Mahal ko GMA7 pero talaga pag may mga supply, kailangan talagang batukan 'yan minsan.
Ito, sobrang sablay nila dito. Pero I guess, ano eh, kasi, syempre, ano yan. Mark, thank you so much sa 37 pesos. Teka lang, hinahanap ko eh. Kasi galing sa atin yan, galing sa community natin yan, yung nag, nag-expose niyan. Tayo yung mga unang, una nakausap ko yung, ano niyan, yung unang nakadiscover niyan. Tapos tayo yung unang nagpa-viral dyan. Proud akong masasabihin yan. Kami ang sisi niyo dyan. Sa amin ang sisi dyan. Yan talaga eh. Ayan, love-hate relationship namin ng GMA7 yan. Teka lang, hinahanap ko lang. Para lang makita nyo, meron tayong resibo, di ba? Tangin lang yan. Teka lang, June 7, no? Okay, teka. Medyo matagal-tagal na kasi, matagal na talaga kasi, ang dami ng issue na lumabas. Eh, alam nyo naman ako, pag may issue, lagi akong naglalabas ng content. Content dito, content doon. Diba? So, we're trying to find it. Wait lang mga kamatis ha. Ang dami na kasi talaga. Ano to? Kila Andrea na to eh. Tapos, Bugoy. B-Wise. Teka lang ha. Hinahanap. Actually, lagpas Tiger issue pa nga yun, diba? Mas nauna to sa Tiger issue. Nagulat ako bakit nila ngayon lang linalabas. Ayun, eto na. Nakita ko na. So, eto ha, before Tiger issue pa yan, June 8, pare. Ayan o, eto yung unang whistleblower eh, si Leo Brando Manlapas. Nagkausap pa kami nito. Naaalala ko, wala pang hundreds yung share nito. Tayo na unang nag-expose dito, mga kamatis. Ayan o, natag pa ako rito agad o. So, this is the original post mga kamatis mga kaibigan, di ba? So ayan na 'yon. Ayan, si, di ba? So ayan 'no. di ba? So I mean kung expose at expose lang ang usapan, nauna tayo diyan. Hindi ko naman sa pinagyayabang, ang sinasabi ko lang, ngayon lang nila ina-address after all the issues died down. Kasi nga malapit nang lumabas yung this is it, 'di ba? So 'yun. Kamatis community influencer of the Philippines. Wala, eh, talagang ganun mag-expose tayo. Sa June 7, noong June 7 episode, kinopirma ng kaibigan nito. Kasi ang tagal na nito, pumutok yung Tiger, yung Titan Sub, yung sa ML, di ba? Ang dami nang nangyari. Ngayon lang nang ina-address. Labo eh. Labo. Di ko gets eh. Dahil sa incidenteng ito, tinawag ng ilang na scripted na sumali sa segment ng Noontime Show. Sa isang interview, hiningi ng GMA Network ang opinion ni Buboy tungkol dito. Sagot dito ni Buboy, well, okay. Talagang nasa script po yung, ay puta, yung laro namin kasi syempre mahirap naman po to. Hindi naman po. Oy, Carlos Gimalaya, thank you so much sa 50 pesos. Testing sakto, donate sa lamo na. Carlos, thank you so much sa 50 pesos. Hindi po ito birthday na parang nakikisabi, bring me. Yun na po agad yung laro namin. So, aral po yung mga laro namin dito pero pagdating po sa contestants hindi po namin alam. So basically base structure na yung game nila bago pumasok. Pero yung mismong ang sinasabi niya yung sa crowd audience hindi ano. Kasi mali eh parang sinasabi niya na so alam niya na yung tanong sa sagot. Hindi, alam niya na yung mga tanong, gets? Sasabihin sila, ito yung mga tanong natin for today's bring me. Kailangan matangkad, kailangan mabigat, kailangan maliit. Yan. So, ito yung criteria nila ngayon. So, of course, kung alam mo na yung tanong sa sagot mo, sasabihan mo na lang yung tao mo. Na yo, punta ka sa Itbulaga ngayon. Tingin ko mananalo ka. Kasi obviously mananalo siya kung maliit yung tanong, di ba? So, sakto naman yun. Di ba? Pumunta lang yun kasi gusto kang supportan. Of course not. Araw-araw ba siya nandun? Hindi. Di ba hindi? Doon lang sa araw na yun. Ito talagang... Nukulukan kasi ng sinungaling eh. Dito na inamin ni Buboy na kaibigan niya ang naturang studio contestant na sumusuporta sa kanya. Anya, naaawa rin po ako sa part ng contestant kasi fan
ko po yan, fan ko po yan, sobrang sumuporta sa akin yan dahil sa kabila ng mga taong nagsasabi ng masakit na salita sa akin, although okay lang po yun, tumanggap na naman po kasi kami ng opinion yung suporta ng itong kaibigan ko. Yung sobrang saya ko dahil doon ko siya nakita at napili ko siyang co-host ko rin sa The Show Must Goes On. Pinaglaro ko siya. So, kita niyo mga kamatis ha. Lahat naman po pwedeng manalo. Sinabing po namin sharing is caring, caring is winning. Hindi yun yung problema, tol. Ang problema dito, malamang alam niya na yung sagot dun sa tanong, di ba? So, yung criteria, alam na nung tao, malamang po pinapunta mo yun dun. Diba? Sobrang sinungaling kasi nakakasama ng loob na binabasa ko talaga. Sabi ko, tanginan na ito mga to. Tapos ang masakit pa dun, hindi niya sabihin na tao niya. Tao niya yun, no? Tao mo yan, tol. Hindi mo lang basta kaibigan yan. Tao mo yan, di ba? Ano mo yan? Tao mo yan sa parisan mo. Specifically speaking, dyan nagsimula yan. Of course, may parisan pa rin si Bubo. Hindi naman nalulugi yan. Kasi nga, hindi naman niya linalabas yung pera dyan. Pinapaikot niya lang yan. Of course. And you're telling me, ano? Coincidence lang na nandun siya? Hindi. It's not coincidence. Planted yung audience. Sino bang linoloko nyo? A little bit of critical thinking goes a long way. Actually, hindi mo na nga kailangan ng sobrang pag-iisip dito eh. Diba? Putay na. Nakakainis. Bullshit din eh. Pero pag linaw ni Buboy na hindi niya alam nung araw na yan. Hindi ko alam na manonood siya ng Itbulaga. Hindi ko talaga expected kasi una kong gusto nandun sa stage yung nanay ko, siya yung in-invite ko. Gusto ko saksi yung nanay ko doon. Kasi guys, ganito ha. Nung araw kasi, nagpunta kami ng Showtime. It's Showtime dati. So nung pumunta kami sa Showtime dati, yung studio audience nila, pipili lang sila na kasi ang daming gusto eh. Marami talaga yan. Maraming pumipila para pumasok ka studio audience. Pero yung management ng Showtime, kung may kakilala ka, papapasukin ka. Ako noon, kilala ko yung may, kasi nagma-mics gym ako, diba dati? So nung nagma-mics gym ako, sinama kami, oy! Nuggets, thank you so much sa $5. Good afternoon, Kuya David. San na kaya si bagsakan body ko? Pagka tinimingan ko yun uli, happy coffee day. Actually, nandito yata si Scuff. I think nandito siya. Pina-shoutout yung favorite niyang karakter sa Discord. Si Fukikong Namamagana. So, kwento ko lang sa inyo. Kasi naka-try na ako sa Showtime eh. So, sa Showtime, kailangan may backer ka. I guess sa lahat ng mga show sa ganito, maraming gustong pumasok doon sa loob, maging studio audience. Get? So, I would assume na ganun din sila. Siyempre, hindi mas marami kasi hindi naman kasi gusto ng tao yung Eat Bulaga ngayon, di ba? Pero, yung mga taong pinapasok nila, merong vetting process yan. Hindi naman kahit sino, hindi naman first come, first serve basis yan eh. I would not think na ganun yan. Lalo na dyan sa APT Center lang yan. No? Pare, taga dito lang ako. Minsan binabike ko yung papunta dyan. Nakikita ko ang daming tao talaga. Hindi naman lahat yun papapasukin nila. Diba? So, kalokohan yun na random lang yun na pumila dyan. It's very untrue kung ako yung tatanungin mo dyan. Oh. Thank you so much sa $2. Aussie Squad turn up. Yung mga might natin from the down under. Aminado rin si Bugoy na nararamdaman niya sa nang kabasa, patungtong niya sa stage ng bilang isang host. Ito pero na okay, wala na yan eh. Sabihin niyo po sa akin kahit anong nanonood po, gaano kababa 'yon, yung tipong kulang lang na lamon niya, okay, wala na, hindi na importante yan. Thank you so much sa donations nyo. Nalituloy ako. It was a very honest mistake. Una sa lahat, the only mistake I guess that Buboy did not mention it on air. Nakilala niya yung tao. Ito na, sumagot na yung, sino to? Kay Paolo Contis naman. Pero yung taong yun, hindi niya kasama yung sa likod. Pumila yun. Alay, 6 ng umaga. Tapos pinili siya ni Mavi Ligaspi, diba? Pero, ang
tao naman kasi naghahanap ng paraan para sabing para kang nasa Microsoft, di lahat ng konting mali mo. Dapat sana dati nyo nang sinagot yan, di ba? Of course, kung may, alam mo yun, kung kasing kilala nyo yun, kunyari ako, oy, Ryuji, thank you so much sa $3. Ozzy, oy. Magkakape na naman ako ng masarap. Maraming salamat sa inyo, mga Filipino from the down under. Mga mites. Eto, Paolo Contis, nilinaw na hindi scripted ang mga sumasali sa segment ng Itbulaga. I guess hindi naman siya scripted, pero at least may vetting process sila. Napipiliin nila syempre yung mga mas mukhang kawawa, 'di ba? Hindi naman sila pipili ng mga kagaya ko na pwedeng magsabi ng kasitan, 'di ba? Papayag ba sila kunyari live 'yan? Ewas. Oh, Scottish Tank, $5 donation. Pasensya na, pasensya na yung isa pang Ozzy. Basa titi pa eh. Blimey, British pala yan. At saka yung init. Ano ba yung mga Australian word? Might lang yung alam ko eh. Tsaka ano eh. Yung roo, ano yun? Yung kangaroo, roo. Paolo Conti sa mga nag-scripted ng Itbulaga. Okay. Anya, wala eh. Paano mo masabing scripted? Eh, yung binubunot na nga namin eh. Thank you so much sa 5 reals from Bojo Fly. Ay na. Far out, mate. Hindi ako pwede. Hilaw na hilaw yung accent ko eh. Hindi ko pa naaral eh. Hindi ko pa naririnig. Konti lang kasi yung mga Australian YouTubers. Kay Ozzy Man Reviews lang ako nanonood talaga ng accent. At saka pagkausap ko si Doc Adam. Pagkausap ko naman si Doc Adam, bro ang tawag ko kay the bro. Gaganunin ko si Doc Adam minsan eh. Pero yung accent kasi ni Doc Adam, hindi niya kasi masyadong nilalakasan sa akin eh. Kung gusto niya, magagawa niya yun eh. Wala eh, paano mas binunot namin niya. Aminado naman si Paolo na naugat nga yung issue na naungkat kasi ang ito na galing nakisali ng kaibigan ni Bugoy sa kanilang segment. Pero iginiit niya na hindi niya alam. Talagang strategic yung timing nila talaga, no? Done eh. Ano yung done eh? Tangina. Kita mo kasi sa July 1 na kasi yung showing eh, di ba? Sinakto talaga nila para pag-usapan. Ginagawa lang nila to para mag-trending. I think sinabi nila yon dahil sa issue nung kay Bugoy. It was a very honest mistake. Pwede naman nila. Uy, kilala ko to ah. Di ba pwede naman yon? Dande? Fuck you. Mani, fuck you. Hindi ako I think sinabi na nila dahil sa issue nung kay Bugoy, it was a very honest mistake. Una sa lahat, the only mistake I guess was that Bugoy did not mention it on air. Nakilala niya yung tao. Mali pa rin eh. What they could have done, mga kamatis, mga kaibigan, is that nung alam na ni Bugoy na tao niya yon, sana sabi, wait, pare, kilala ko to, baka mapa-issue kami. The fact na tinuloy nila yon at nanalo pa yung studio contestant na yon says otherwise, right? Diba? Ganun lang naman yung, kilala ko to. Kunyari si ate, ano, bawal kang sumali kasi kilala kita, diba? Parang sa, ano, dun sa trading platform sa BPI, sabi ko nga sa'yo, bumili lang ako nagbukas lang ako ng BPI trading kasi gusto kong bumili ng GMA stocks. Wag niyo akong gayahin ha, please, not investment advice. Pero point here is that tatanungin ka muna ng BPI, may kilala ka bang broker? Gets mo? May kilala ka bang broker within the system or may kilala ka ba sa BPI ng ilang kunyari meron kang kakilala or meron kang ka-close sa BPI? Yun yung tatanungin nila sa inyo. Of course wala naman. 'Di ba? Think Steve Crocodile Dundee.
Crocodile? Yeah. Ano, kuha nga tayo ng ano, tagal lang ah. Tagalog to Australian. Tingnan natin ah. Alam mo. To Australian. Sa Australian. Hindi, mali. Walang Australian accent eh. Australian accent. Para gagayahin natin. Kasi marami tayong Australian accent generator. Tingnan natin. Oh. Wala bang automatic? Tangina naman talaga. Oh. Na, walang yan. Ha? Sa side track to naman tayo eh. Dinidistract niyo ako sa mga kalokohan niyo eh. Eh, yaba. Kailangan ko ng ano ng Australian immersion kasi yung mga yung sila si JM Montes, grabe yung JM Montes no. Simula nung balita ko lang ah, chismis ko lang ah. Simula nung nauwi sa Pilipinas, hindi na nagpupunta sa live. Mukhang busy na sa live. Like iniwanan na tayo, nagbibinata. Bow of war. Ah. British accent yun tol eh. Yung parang walang T. British. Di ba? Bow of war ah. parang binubuksan mo lang yung bibig mo eh. Mas maganda talaga pag yung American accent. Kasi mas madali yan. You just drop your jaw. Anyway, hindi na tayo nakapag-focus. Nakakainis kayo. Pero yung taong hindi kasama sa likod, pumila ng alas 6. Okay? Ay, hindi. Kay Buboy to eh. Okay, Annie Paolo. Okay, so ayon sa actor na host, mainit talaga ang mata ng publiko sa bagong host ng Itwak. Yun nga eh, mainit na nga yung ulo ng tao sa inyo. Dinagdagan nyo pa, di ba? Imbis mapalitan ng yung galit ng tao, imbis mapalitan ng sakto lang, napapalitan ng inis eh. Yung galit napalitan ng inis. giatay na buhay. Mga giatay, mga yawang giatay. Imbis na, alam nyo, imbis na i-diffuse nyo yung situation, lalo nyong pinalala. Tapos, ang problema pa nito kasi, nakalimutan na ng tao to. Alam nyo naman sa internet, di ba? After 2 weeks, makakalimutan na lahat ng issue. Lahat yan nakakalimutan. Obviously, ayan, no? Nakalimutan na yan. Hindi na nagte-trending yan, no? Ayan, no? Tingnan nyo yung last share nito. June 8 pa. Diba? Dumating na si Tiger, dumating na si Titan Sub, dumating na yung ibang mga issue. Pero, eto, nakalimutan na ng tao. 50 pesos galing kay Ayesa Tan. Shout out sa mga Osco na scalp. Shout out, Elis. Thank you so much sa 50 pesos, Ayesa Tan. Okay, so gets nyo yun. I mean, nakalimutan na ng tao, pinaalala pa. Okay, sure. Sige, patulan na yan. Ayon sa actor at host, talagang ayun nga. Pero ang tao naman kasi hinahanap na paraan para masabihin lalo ngayon na para kang nasa microscope. Yun nga yung dagdag pa niya, ako na humihingi ng pasensya para kay Buboy. Una sa lahat, first day namin yun, syempre tensions were high. You really wouldn't know what to do. Kaso hindi naman kasi live yun eh. Ano yun eh, video yun eh. Pwede, ibig sabihin, pwede nilang i-cut yun. Tapos, di ba, hindi naman live yun eh. Mga bago pa lang po kaming host, di ba? Sa ngayon, ginagamay pa po namin kung paano i-handle ang bagay-bagay. Pagbabahagi po ni Paolo, sinigurado na nila ngayon na nakita ng studio TV audience yung pagbunot ng... okay. Ayan, there's nothing fake about anything. Lalo ngayon, na sigurado na namin na obvious na yung binubunot namin on air ng mga tao. So kung sino man yung bubunot, ito ay maswerte. Live ba sila? Di ba parang ano din... Parang yung ginagawa nila ay ano na, hindi naman live eh. Okay, samantalang bukod dito sinabi rin ni Paolo na marami pang iahandang sorpresa ang Itbulaga para sa manonood ng programa. Palakpakan! Yeah! Ano moral lesson dito? Sana pag alam yung kakila, kasi madali naman nilang maiwasan yun eh. Hindi mo nakilala yon Buboy? Come on. Of course kilala mo yon. Sino mang niloloko niyo? Nakakainis naman. Ganun pa. Di ba? Ako hindi ako, ano. Boss Nixon na yung post ni Buboy sa about sa issue niya. Ano, eto nga yun. Binabasa na natin. Ano ka ba?
Ayan na nga yun. Ayan, yan yun. So, this is the issue ngayon. Issue na sinagot nila. Sinagot pa nila. Nakalimutan na nga ng madlang people. Sinagot pa nila. Siguro, hindi na kasi napag-uusapan ngayon yung Itbulaga. Ang iniintay na ng tao, yung TVJ sa July 1. So, ako, ang gusto kong mangyari nun, sa Discord kami manonood, tapos magla-live ako, tapos magla-live react uli ako, para sabay-sabay kaming manonood ng Itbulaga. Sana nandun si Kuya Will, no? Biglang random Kuya Will lumabas, no? I love you! I love you! Ganun siya, sabay mag-ano sila doon, magkakagulo-gulo sila. 10,000 pesos! Sabay-sabay. 5,000 pesos! Pero yun yung bala ko. Sana ma-livestreaman natin yun na ma-livestreaman natin yun this coming July 1, di ba? Maganda yun. Maganda yun. Sana yun yung mangyari. Pero I don't know. It's neither here nor there. Ako, enjoying ko na lang ang lahat ng pangyayari kasi kumikita ako. Lalong-lalo na pag nandito yung mga taga-Australia. Shout out from my brother from Down Under. Maraming salamat po sa inyo. And salamat po sa lahat ng nanood ngayong live stream. This is Nico David. Always remember, stay smart, be wise, like, share, subscribe, and slice that notification bell. Until sa susunod po na live